So mga tropsy, magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si MMs. Ito nga pala ang Merz the Channel. At siyempre ako nga pala ang iyong lingkod, si Emerson. The Merz the Channel, owner of the YouTube channel. So ngayong araw na ito, medyo masilaw pero tuloy. Pero ngayong araw na ito ay mag-harvest tayo ngayon ng siling panigang, no? At although medyo konti lang naman yung order ngayong araw na ito, no? Kumpara mo sa next coming days na talagang full powered na harvesting at kailangan ko lang mga kasama. Medyo konti lang ngayon yung order kaya naisipan ko na simulan ko na lang, no? Kahit ako lang mag-isa kasi syempre medyo naging busy sila ngayong araw at pero mamaya-maya ay nandiyan naman sila, may mga accompany naman ako. Pero siguro sisimulan ko na lang. Anong oras na kasi? Hapon na. At kahit hapon na, alas 5 na ng hapon, pero yung araw ay tagiktik pa rin. Although kahit ganun, sisimulan tayo ng harvest. So mga katropsi, samahan nyo ako ngayong araw na ito habang nag-harvest ako ng siling panigang para maipakita ko sa inyo kung ano na ba yung atsura ng aming harvesting. At hindi lang ito katapusan. Ito pa lang ang simula. So ano pang hinihintay natin, simulan na natin. My name is Merz and this is my channel. Peace out! So nandito na tayo mga katropsi, no? So eto na. Actually kanina pa ako dito eh. Tulad niya. So, syempre, bilang isang farmer, ako kahit ako, aminado ako na may mga portion talaga, katulad ng sinabi ko noong nakaraan, like this. So, medyo maliliit yung mga bunga niya. Although marami ng mga hinog. No? So, sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin niyo yung isang video ko. Yung last para malaman nyo yan. So ito na. So bale konti lang naman yung order sa akin. So isang balde lang din dinala ko. Ang average ng isang balde is siguro nasa mga 4 to 5 kilos ang ganitong kalaking balde. Balde ng pintura na ginamit namin. So 4 to 5 kilos ang laman nito. At as you can see, may mga portion ng mga medyo hindi kagandahan, pero may mga portion din katulad nito na yan na nakukuha ang kanyang average size talaga. Kasi ito yung pinaka-average size. Ito yung pinaka-average size ng pagitan. Although may ilalaki pa to, kaso medyo ano na, tawag dito medyo ano na siya, gulang para sa siling panigang. Pero may ilalaki pa to. Pero maganda yung haba niya kasing haba na siya ng palad ko. Ayan, parang maikli lang tignan pero actually yung palad ko ay medyo mas mahaba kasi sa normal ng ano ng palad. Kaya minsan tinutokso nila ako. Malaki na yung palad ko, ganyan. So makikita nyo yan. So kung makikita nyo to personal, malaki na to at mahaba. Iba kasi yung medyo ano eh, medyo nabubudol din tayo minsan eh sa camera. Yan. So ito na siya. So marami, no? May mga buyers din kami or may mga target kami ng mga buyers na ang demand nila na quality ng siling panigang is mga katulad nito, mga class A type na mga siling panigang or mas malalaki pa nga dito eh. Tapos yung iba naman ang gusto nila is medyo ano na, hinog or yung ano lang, tama lang yung mga medyo alanganin na medyo hilaw na kasi
Understand mo naman. Kasi sa market eh, hindi mo naman all day na mauubos yung in-order mo. Saka, kaya mas maganda na medyo ano lang, katamtaman lang yung kanyang pagkahinog. Pero may mga nag-order din sa amin na talagang asin hinog na. So, ginagawa namin, nagtitira kami ng mga ganitong klaseng puno. Yung ganito kalalaki yung mga ano niya. May mga ilang puno kami na tinitira na ina-adjust lang namin na para lang sa ganitong buyer, no? Kasi minsan ginagawa nilang chili flakes at chili sauce or chili garlic oil na soon to be. Sana ay makapagawa na kami at makapagbenta na rin dito, no? Total, nandito na rin naman to. Kumbaga, ano siya, isa yung mga marketing tactics na ginaapply dapat ng mga farmers. Yung mga tinatawag na value added price or value added ng mga klase ng mga product para sa ating. So, nakapanghinayang kung mga ganito kalalaki at ganito ka gaganda yung mga ceiling panigang mo. Parang nakapanghinayang na pitasin. Pero meron tayong mga buyers kasi na ganito yung mga gusto nila, yung mga green na ginagamit talaga pang ceiling panigang, pang herbs sa mga lutuin, green, no? At ang mga ano, red. So ito, meron naman din akong mga napipitas. Kaso hindi lang, medyo marami kasi nga ang iba yung pinapasadya mo yung pagpapaluto. May mga area talaga kami na kung pula yung gusto ng buyers, so may area kami na iniwan or linya, hindi mga kadapon or linya na pinapahinog lang namin lahat. Tuloy nito. Yan, mga ganito. Yan. Ito yung mga gusto ng ibang mga buyers kasi ginagawa nilang chili garlic oil. So, continue tayo. Nakapang-sayang talaga ito pitasin kasi nalaki. Parang gusto ko lang tignan all day long. Kaso, siyempre, farming business is farming business. So, yan. Kailangan natin sila ubusin. Due to demand in the market. So, hindi ko naman to tuloy na ubusin kasi meron pa rin mga katuloy nito, mga hilaw. So, malalaman mo naman kung ready to harvest na yung inyong siling panigang kasi katuloy nito. So, minsan na, yan, ito yung kinukuha na namin ng base. Yung kanyang parang tangkay na pinagkakabitan ng siling panigang. So, malalaman mo kung ready to harvest na siya kasi yung mga ready to harvest na mga siling panigang, although green pa, medyo brown na yung or medyo natutuyo na yung ganito niya, tangkay. So kung pag nakikita mo na medyo tuyo na yung tangkay niya or yung kanyang mga sanga, katulad nito, ay pwede na siyang i-harvest. No? Pero na lang, kung gusto mo talagang pahinugin, pwede, hindi na muna. So, isa pa sa mga state facts, superstitions versus state facts tayo, mga katropsi mo. Pansanin din yan. So, minsan ang sabi nila sa mga sili, malalaman mo din daw kung ready to harvest kapag madali na siyang katulad nito. Katulad nito, mga katropsi, yan. Paano ba? Hindi makita. So, katulad nito, mga so ito, minsan sabi nila, kapag ginaganon mo, tapos hindi matanggal, or medyo hindi pa masyado malambot, na hindi mo siya mapipitas agad, hilaw pa daw yan at hindi pa pwedeng i-harvest. Although meron na mga point, pero ito nga, yan, tingnan nyo. Ito, hindi pa to ready to harvest, pero pipitasin ko. Oh, napitas agad. Pero hindi pa to ready to harvest, ha? Yan. Sama na lang natin dito.
So yan ang isang mga superstitions natin, mga katropsi, na dapat ay maintindihan natin na isa yun sa mga hindi dapat natin pinapaniwalaan, no? Kasi may mga portion talaga na medyo mahirap siyang pitasin tulad nito. Meron nga ako napipitas. Itong mga napipitas, kung pinakita ko sa inyo to, itong mga pinitas ko na ito, hindi siya ganun ka dito, hindi siya ganun kadali na napitas ko. Medyo matigas yung kanilang tangkay nung pinitas ko sila, pero pula na sila. So anong ibig sabihin yan, diba? Anong ibig sabihin mo sa mga ganyan? Yan, tuloy nito. Ito, ready to harvest, pero medyo mahirap i-pitasin. Yan. Nakakapanghinayang man pitasin kasi ang gaganda ng mga bunga. Pero yun yung purpose mo kaya ka nagtanim, kasi gusto mong makaani ng magagandang bunga at hindi tignan at titigan lang all day long hanggang mahinog, di ba? Agree kayo dyan, mga farmers? So, ito na. So, medyo maro pa. Partida, alas 5 na ng hapon, ha? Alas 5 na ng hapon, mga katropsi. Yan. Up! Ito, chamba. Hindi ko masyado nakita to kanina, pero ito, boom! Panis! Hindi ko alam na pwede palang mamunga ng bell pepper ang siling panigang. Siguro dahil sa sobrang pag-aalaga. Kaya ayun, sabi niya, nako, gawin natin hybrid to, men. Patagasin yung income nila. So gawin natin tong bell pepper na may sili. Ganda, picture mo muna. Picture natin yung mga drops. Oops, ayusin natin. Yan. Yun, oh. Picture, picture. Chicken. Chicken. Yan. Pinicture natin kasi ano tayo, eh. Ignorante. Joke. Minsan lang tayo makakita ng ganito, no? Minsan tayo makakita ng mga kambal siling panigang, kambal mais, kambal saging, kung may kambal saging nga, di ba? Ito po kaya, kambal ang palaya, kambal na kamatis. So ito, kambal na siling panigang. So ilalagay muna natin dyan sa balde. At continue muna tayo sa ating harvesting. Oops! So, susubukan ko na mapuno tong balde na to yung hapon, dahil may customer tayo bukas. Or kung pwedeng ihabol mamaya, i-request niya na mamaya ihabol. Yan. So, merong mga ganito kaming cases, mga katropsi, no, na kapag nalihinog na siya, although medyo natutuyo siya, or nawawalan siya ng laman tulad nito. So hindi natin maiwasan to sa ating mga farm, no, lalo na sa mga nagtatanim ng sili. Ito, alam ko na experience nyo rin to, no, mga farmers. Yan. So hindi ko masyadong alam yung cause. Aminado ako na kulang pa ako ng kalaman sa pagpa-farming, no. Kaya nga gusto ko na magtulungan tayo dito. So kung sino yung nakakaalam kung ano yung cause, lalo na yung mga expert na sa mga natatanim na farmers, so gusto ko malaman kung ano yung cost ng mga ganito. So kung sino yung makakapanood, just comment down below at tulungan nyo ako, diba? Kumbaga, kung ano yung mga alam nyo, i-share nyo naman sa akin. Tapos yung ano yung mga alam ko na hindi nyo alam, i-share ko din sa inyo. Pero sa tingin ko, mas marami kayong alam kasi sa akin, kasi ako ilang taon pa lang naman ako na nagsimula ng farming. So ito rin, ganito rin yung kaya nga eager ako na matuto ng farming, no? Hindi lang basta farming, kundi syempre sa lahat ng aspeto ng agriculture related matters, farming business,
iba't ibang klase ng mga culture, farm production, mga gulay production, horticulture, mga sa hayop. So lahat 'yun gusto kong mapag-aralan at maintindihan. So sana matulungan niyo ako, no? At kayo rin. At sa kabila, pwede ko rin kayong tulungan. Mga ganun. Nung nakaraan pa lang mga katrops, no? So isang halimbawa na lang is yung nakaraan na nag-post ako dito ng kailangan ko ng buyers, no? Kailangan ko ng mga buyers para sa ceiling panigang namin, mga additional buyers. Although may mga contact kami dito sa Kabanggalan area, pero gusto rin namin na magkaroon ng mga pwedeng supply, ano, sa ibang lugar kasi hindi naman pwede na mag-stick ka lang sa isang area na supplyan mo, diba? What if kung yung susupplyan mo is medyo puno na at hindi na nila matanggap yung produkto na inaangkat mo sa kanila, so kailangan mo nga maghanap ng pagdideliveran or pagdidisposan ng mga product mo. So yun yung mga tinitingnan namin ng mga problema. Kaya bago pa mangyari, so kailangan na namin solusyonan. So humingi ako ng tulong, nag-post ako sa FB ko na kung sinong may kilalang mga buyers dyan na dito sa may Kabanggalan area or dito lang sa Negros na area. So shoutouts, no, kay Mr. John Monton de Vera, no, sa pagtulong sa akin at pag re-recommend ng kanyang buyers din, no. At syempre kay Mr. Ryan Beleza, shoutouts din sa'yo, no. So isa na yun sa mga na kausap natin ngayon na pwede nga pagdalahan ng mga product natin. Sana nga lang ay makuha natin yung target natin na petsa kung kailan magdi-deliver, at sana makapag-deliver tayo ng medyo malaki-laki. So shoutout sa inyong dalawa, no? Honorable mention. Maraming salamat na sa konting tulong na binigay niyo sa akin. At sana ay patuloy pa tayong lumaki, no, sa community. So nakikita niyo mga katropsy, meron din ako mga ilan na mga na-harvest ng mga hinog na. Yun yung kagandahan dito. Yun, no? Perfect. Para siyang siling labuyo na medyo malaki-laki ang type. Okay. So nakakalahati na tayo ng balde. Malapit na magkalahati yung balde natin. Pero nakakailang puno pa lang tayo. So mukhang magiging tama yung estimation ko. Estimation, no, na makakuha natin yung isang balde na ratio natin, no, sa isang linyang to. So itong kina-harvest ko ngayon is ang maliit lang to na order. Pero by this week ay mag-harvest na rin kami, no? At estimated namin na pwede namin ma-harvest, no, sa unang harvest namin, na so first harvest namin na malawakan or volume is siguro na sa mga 200 kilos, no? So ang na-dispose na namin ngayong or last week, no, ay mga nasa mga 20 kilos na, dahil ang mga tingi-tingi lang naman ang order. So mga
gagamitin daw nila sa mga birthday party, kasal, dito lang na area namin, mga family bonding lang, no? So disclaimer lang ha, baka isipin nyo na mga hindi, mga pang family lang, no? Baga sila lang, nag-order lang sila ng pakunti-kunti kasi kakain, no? Mga pamilya lang, hindi talaga siya totally na crowded kasi nga bawal ngayon yung may mga batas ngayon na bawal lang public gathering, no? So yung mga sinasabi ko is yung mga family ano lang, magana sa mga bahay-bahay lang ng mga ano nila, konting salo-salo, that's why so konting order. So eto na, so mga trops, sita na tayo for this day, no? So nakaisang balde rin tayo. At let's update tayo sa next harvesting. Yun lang, parang nagod na ako, medyo wala na akong gana, pero happy farming. Peace out.